Mark, meron tayong petition na pinag-i-inhibit at meron tayong papakita sa screen yung mga kabilang doon sa binilugan natin ng pula kanina doon sa naging show cause order ng NTC. Ba't po humantong sa ganito ang move ng SMNI? Ang ginagawa natin kasi nakalagay po sa principle ng due process natin sa ligang batas na yung judge should be impartial. Not only impartial, but must appear to be impartial. Part kasi ng ating saligang batas, yung tinatawag na due process, we demand a cold neutrality of an impartial judge. So, ibig sabihin, in this case, nakabilog dyan, nakita mo sa bilog, ang judge, National Telecommunication Commission. Yan yung pinakaunang bilog sa taas. Pinakaunang bilog. Pangalawang bilog, sila ang complainant, National Telecommunication Commission. Tapos, doon sa huli, sa last part ng petition na yan, o yung order na yan, sila din ang executor. Ibig sabihin, sila ang judge, sila ang piskal, sila din ang complainant. So, paano natin ma-expect, how can we expect justice pag ganun? So, in this case, walang mangyayari dyan kung sila ang mag-complain, sila ang piskal, sila din ang judge. That's why we're filing a motion for inhibition. So, pag-file natin ang motion for inhibition, and of course, we are asking for more time to answer that just in case na malipat na yung kaso sa ma-refer sa possible sa DOJ para ma-refer doon, then let the DOJ do the investigation. Kasi may sabi nila na may tinatawag na the NTC can act motu proprio. Yes, NTC can act motu proprio in acting as an administrative body, but not acting in its quasi-judicial function. Iba yun. Pag acting in an administrative function, they can conduct motu proprio investigation, but not acting in a quasi-judicial function. So in this case, acting in a quasi-judicial function, they cannot do motu proprio. Ang motu proprio only refers to the investigation. And second, ang gagawin na investigation in case there's violation of the provisional authority or the certificate of public convenience. Wala silang authority with respect to the contents. Wala silang authority sa contents of the TV show. Ang may authority dyan is the MTRCB. Wala silang authority with respect to the franchise. Ang franchise ang pag-uusapan is House of Representatives. Ang authority ng NTC is only with respect to the certificate of public convenience and provisional authority na sila mismo ang nag-issue. So, granting Attorney Mark, sa nangyari ngayong araw, dismissable talaga ang kaso. Madismiss talaga ang kaso. Kung assuming hindi nila i-dismiss, hindi nila i-grant yung inhibition. For example, we are talking here of the merits of the case. Kasi merits of the case sa pag-uusapan, pwede i-dismiss ang kaso. We are just talking here of the inhibition. So, kailangan sila mag-inhibit kasi nag-appear sila not as impartial. So, parang bias yung NTC. So, hindi naman bias, mag-appear sila in bias kasi sila ang judge, sila ang complainant, sila din ang piskal. So, yun ang nangyari ngayon. So, hopefully, they will inhibit. Pag hindi sila mag-inhibit, we will file proper pleading, maybe a motion for reconsideration. Then, we'll go to the Court of Appeals. Mag-file naman tayo ng certiorari on the ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Saan ka ba naman nakakita ng ganun, Kuya Mark? Sa law practice mo, nakakita ka na ba ng ganoong senaryo? First time in my practice of law. In fact, kausap natin mga senior partners natin or mga senior lawyers na more than 30 or 40 years na in practice. First time sila nakakita na ang judge, isang judge, yun din ang piskal, yun din ang complainant. So, ibig sabihin, lutong Macau or posible boro-boro or I don't know kung drama lang yung investigation, kunwari, drama lang yung pag-file-file ng kaso, but may decision na sila kung ganun. So, paano mangyari? Kasi in due process, hindi lang kasi due process na pakinggan tayo. Hindi lang yan ang due process. Kasama sa due process, kailangan meron tayong impartial judge. Impartial judge, ibig sabihin hindi bias. Hindi lang hindi bias. Kung hindi, must appear to be impartial. So, he's acting like a Caesar's wife beyond any pagdududa. Walang pagdududa pag ikaw ay isang huwes.